Good morning mga kabisdak. Alright, so hindi ko alam kung may mga ilan dito sa inyo na familiar dito sa daan, no? Inadaanan natin ngayon, pero sigurado ako na yung mga taga Luzon, lalo na yung mga nasa Calabar Zone, ay medyo familiar po itong lugar na ito sa inyo, no? Totoo nga po ang balita, no? Kagaya po na nakita ninyo dyan sa ating thumbnail, welcome back to Luzon. Nandito na po tayo sa Luzon. And today, papunta po tayo ngayon sa Kibiyang Tunnel, no? So nandito po tayo sa Ternate, Cavite. O ayan, no? Sabi nga nila, the fun starts here. Kasi kita nyo, maganda na yung kalsada, no? Mamaya ako nakikwento kung anong nangyari, ha? Bakit na bigla ang nandito na ako ulit sa Luzon. And mabang kwento eh, pero I just miss my Aerox so much. Ayan, nakakamiss siyang gamitin. At nanibago ako actually, kasi nung pagsakay ko sa kanya, parang sabi ko, ano nangyari dito sa motor, kasi pinagamit ko muna to sa iba. Kasi naiwan niya siya dito sa Luzon, no, sa Laguna. Iniwan ko kasi kesa naman sa may stock sa bahay, baka mamaya pagbalik hindi na maandar, no, madrain yung battery. So sabi ko, sige, gamitin nyo na muna dito para at least mapakinabangan din siya. Pero nung pagsakay ko, parang sobrang sikip na niya. Ang sikip nung dito sa may leg part. Tapos umikse, sabi ko parang naging Honda Beat. Pero yung pakiramdam, parang naging Honda Beat siya. Sa ADV kasi, no, well, matagal-tagal din natin ang ginamit yung ADV. Ang ADV, bukod sa medyo nakaangat ng konti yung kanyang handlebar, medyo mahaba, no, nakaganyan ka. Ito, sobrang ganyan, ibang iba talaga yung kanyang riding position. Sabi ko, ganun pala talaga kagaan yung Aerox at saka ganun kabigat yung ADV, kasi ang gaan talaga, para siya nga naka Honda Beat talaga. Promise, hindi ko po ini-exaggerate yung sinasabi ko, no, base lang to sa pakiramdam ko na ganun, ano. So maaga pa ang oras dito sa aking relo ay 5:45 at hindi pa ako nagbe-breakfast. So naghahanap ako ng makakainan. Marami ng kainan dito, ano? There's something in a Kibiyang Tunnel, ano? Kasi nung unang araw na nilabas natin tong Aerox, dito natin agad din nala, no? Parang isang oras lang yata siya, hindi pa nag-iinit. Dila na kagad natin dito, kaya talagang maganda yung alaala natin dito sa Kibiyang. Bukod sa may lupain tayo dito. At saka yung isang nakakatawa na love trip na medyo horror ng konti, yung aking yung nag-night ride ako sa gabi. Ay, nag-ride ako sa gabi. Night ride sa gabi. Nag-ride ako ng gabi dito sa Kibiyang na wait lang. Ah, wala pang bukas. Ang dami ng medyo nakakapanibago na dito, no? Kasi pagpasok ko pa lang dati dito, wala pa eh. Almost mga puro mga puno pa lang, no? Pero ngayon, ang dami ng establishment. Medyo nagbukas na rin yung turismo ulit. Nagulat ka ako pagbalik ko dito. Ang luwag na. Ang dami ng sasakyan. Kasi nung umalis ako, galing ako ng dito sa Laguna, papunta ng Mindanao, hindi pa ganun ka luwag nun, ano? Yung sasakyan kahit papano, hindi pa ganun kasiksikan. Pero pagbalik ko dito, aba, luwag na mga kabisdak. Ang dami ng sasakyan. Well, the plan is to just stay in a Kibiyang. Yun lang naman talaga ang gusto ko sana, kasi na-miss ko lang talaga yung Aerox. Oh, na-miss ko yung pagiging aggressive nito, no? Ibang iba talaga yung handling ni Aerox. So nakakamiss yung part na yun, ano? Hindi ko lang alam kung kaya ko pang i-handle ito, lalong lalo na sa cornering, kasi medyo nasanay tayo sa ADV, no? Matagal-tagal din natin siyang ginamit. Mahigit kumulang mahigit. Basta halos dalawang buwan po tayo doon sa Mindanao. And wala tayo masyadong upload nung nandun tayo sa Mindanao. Kapasensya na kayo mga kabisdak, ano? Kasi nung nagpunta po ako ng Mindanao, yung purpose naman po talaga natin doon is hindi para mag-rides-rides, ano?
Naisingit na lang po natin yung rides doon. Pero ang pinaka-purpose talaga noon is yung bisitahin yung aking nanay, ano, yung mother ko, kasi nga nagkasakit siya. Well, but she's very okay now nung umalis tayo. She's very well, and I would like to thank the Lord for that, ano. Kaya wala tayong masyadong upload kasi nga during weekdays may trabaho tayo, no. Naka-work from home po ako, kaya walang problema kahit saan ako magpunta. On the weekends, imbis na i-ride po natin nung nandun ako sa Mindanao, ay binibisita ko na lang yung nanay ko sa bahay nila, ano. Magkaiba po yung bahay na tinitirhan ko doon at saka yung bahay nila, kasi yung bahay nila ay nasa bundok, tapos walking distance yung dagat. Ayan yung dagat na niliguan namin. So dahil nga naka-work from home ako, wala silang internet doon, I have to stay doon sa Tago, no, malapit sa Tandag. Tapos kapag weekends, pupunta lang ako sa kanila to spend the time with them, ano. Ayun, kaya wala talaga tayong masyadong upload. By the way, mga kabisda, kaya wala kayong masyadong nakikita, ano, ng mga riders, maluwag yung KBM kasi it's a weekdays. No? I remember those days na pumupunta ako dito sa KBM, talagang well, I would say pinapractice ko yung sarili ko kasi bago-bago pa lang tayo nagre-ride nun. O, yung handling ng motor, pinapractice natin yan. Tapos bukod sa sobrang ganda ng view dito sa KBM Tunnel, is yun nga, pinapractice natin yung cornering. At pumunta ako dito ng weekdays, hindi ng weekends. Kasi pagka weekdays, ganito nga, maluwag. Pero pagka weekends, lalong-lalo na nagluwag na naman po ang tourism natin ngayon, ang IATF, ay for sure maraming tao dito. Lalo na siguro pagka Linggo, no? So, sakto yung punta natin dito. Kung gusto nyo enjoy ng KBM Tunnel, guys, na wala kayong masyado nakakasabay, no? Pumunta po kayo dito ng weekdays. Magugutom na ako, mga kabisdak, kasi maaga tayong umalis. Actually, gusto ko sana umalis ng kagabi pa eh, no? Gabi pa, gusto ko sana magpunta ng Tagaytay, kaso dahil nga po wala tayong auxiliary light, kasi yung auxiliary light nito, yung Atom, ay nilipat natin sa EDV nung umuwi nga tayo ng Mindanao, ano? Kaya madilim. Lalo na nasanay na tayo na merong auxiliary light. Nadidiliman ako, sobrang dilim talaga, ang hirap. Kaya umaga lang natin magagamit itong Aerox. So, titignan natin. Kung meron kayong may sasuggest na magandang ilaw, guys, para sa Aerox natin, paki-comment down below naman, no? Para tignan natin kung maganda pa talaga at may pakabit na natin. It's so cold here. I don't know kung nakikita nyo, guys, na may mga fog. Hindi ganun kakapal, pero sa taas may mga fog. Lumeg. Ito lang talaga yung nakakamiss dito, no, sa Kaibyang nature. Oh, may madadaanan tayong mga unggoy, kaso wala tayong may bibigay na food sa kanila. Actually, hindi ko po ini-encourage, no, yung mga nagpupunta dito na bigyan ng pagkain yung mga unggoy or kung ano mang mga kahayop-hayupan dito. Pati yung mga kasama niyong mga rider, mga hayop. Joke lang. Huwag niyo po silang bibigyan ng pagkain kasi masasanay sila. No, hayaan po natin. Nung wala pa po tayo dito, nung wala pa pong kalsada dito, nandyan yung mga unggoy na yan. At nabubuhay po sila ng sarili nila. No? Kaya huwag po natin silang sanayin na binibigyan natin. Kasi baka mamaya, lalong-lalo yung mga maliliit, ay hindi na sila matuto na mamuhay ng sila na lang, ano. Hayaan po natin na parang wild lang sila. So, pwede kayo mag-picture-picture. Hayaan nyo lang sila na nandiyan, nakakalat, nag-enjoy, tumatalon-talon. Pero, huwag nyo pong bibigyan ng pagkain. Kasi hindi po maganda yon, ano. Masasanay po sila. Alright. Eh, yun nakakapanibago yung handling, no. Kasi nga nasanay tayo sa ADV eh. Lalong-lalo na sa mga cornering. Ayan, o. Oh. Nakakapanibago. Naninibago ko sa cornering. Parang
may awkwardness, no? Alam niyo yung saliwa? Saliwa? Oh, basta parang ganun yung pakiramdam. Parang bitin yung manibela. Ganun yung pakiramdam. Ramdam ko na naman yung medyo irritating vibrations, ano? Nakagat ko yung dila ko. Sino kaya nag-aalala sa akin? Sino kaya ang umiisip sa akin? Sana all may umiisip. Nagat ko yung dila ko. Magbigay nga kayo ng letter dyan sa comment section. Lagay nyo yung letter ko, sinong nakaisip sa akin. Alright. So, nagugutom na talaga ako. So magkape. Kasi malamig nga, no? Alright, so update na lang ako ulit sa inyo. Mamaya, mga kabisdak. Okay. Alright. Kalanslide pala dito, no? Kaya pala nung mga nakaraan daw ay sinara itong KBM tunnel. Ayan, no? Bakas nga yung mga, ano, no? Yung mga landslide. Pero malinis naman na. Ayan o, nalinis na. Aba, eto nga o. Malaki yung uka o. Grabe. Pero nalinis na pala nila. Ayan, so malapit na tayo sa Kebiang Tunnel. So actually mga kabistak, yung pinupuntahan dito, hindi naman talaga yung tunnel. No? Naging landmark na lang itong tunnel talaga kasi... Kumbaga, kapag nakapagpa-picture ka doon, alam na na nakapag-KBM tunnel ka. Pero ang isa sa mga pinupuntahan talaga dito unang-una is yung syempre yung lugar, no? Ang ganda ng view. And then malamig. Dati tahimik, kaso ngayon hindi na. Uy. Hindi ko alam kung madilim. Uy, bumabalik ang alaala. Nung namatayin ako ng ilaw dito. Tapos biglang umangin ng malakas. Those were the days. Kung hindi nyo pa napapanood yun, mga kabisdak, panoorin nyo, ha. Hindi ko alam kung may checkpoint pa rin panasugbo. Tignan natin. Kapag ka may checkpoint, ay di balik. Kain muna tayo. Tambay tayo dito. Uy, sarado. O kung wala, huwag na pala dyan. Dito na tayo magantay. Ay, ayan, parang bukas na sila. Okay. May almusal na po? Pasukan. Ayun oh. Entrance. Uy. Pata. Atay balunan. Atay balunan, manok, no? So, ito may suman, no? Ito po sa akin. Tapos, may sinag po. Sinangag. Tapsilog. Ah, yung rice sana sinangag, gusto ko. Okay lang 'yon. Tapos ito po yung ah, regular plain pa lang. Sige po, okay lang 'yon. Ito na lang atay balunan pero mas madami yung balunan. Ay. Mas marami daw ang balunan ni Kuya Rekwe. Okay lang. Ah, sige po. Tapos isang kape. Anong kape meron kayo? 3-in-1 yung kopi ko black po. Okay, sige po. A few moments later. Okay, kuya, thank you po. Ayan, so katatapos lang natin kumain. At subukan natin na bumaba no sa Nasugbo. Pero sabi ni kuya, may checkpoint pa rin daw.
Hindi ko alam kung makakalaso tayo kung sakali. Nabusog ako, guys. By the way, yung binayaran ko ay 130. Ayan yung kinain ko. Tapos may tubig. 20 pesos yung mineral water. So, bakit kasi nasabi to, guys? Kasi medyo sumisig lang na ulit yung turismo. And that is something na pwede nating itulong sa kanila, ano? Yung pagkain dito. Na kahit medyo expensive kasi yung isang kanin at saka ulam ay 90 pesos yun. Biglang tumahimik sa checkpoint. Alright, so nakalusot tayo mga kabisdak. Alam na. Diretso natin ito ng Nasugbu. Tapos ikot tayo ng Tagaytay. So yun lang naman yung gagawin natin ngayon. And we'll see. Pagdating natin sa Tagaytay, subukan natin kung makakapagkapit tayo dun. Nabusog ako ng gusto. Isang rice lang yung kinain ko. Pero alam nyo naman, maliit lang yung kargada natin. Ay, hindi maliit yung kargada. Maliit yung ano, lagayan. No? Kaya hindi tayo pwedeng kumain ng madami kasi mabigat sa tiyan, no? Baka hindi tayo maka banking ng maayos. Ito yung sinasabi nilang small sea, no? Nakakapanibago talaga. Hindi na ako marunong. Hindi, ngayon ko lang kasi ulit nagamit itong si Aerox ng medyo malayo-layo ng konti. Kasi nung nag-lockdown, wala, puro bahay lang, no? Malapitan lang yung biyahe. Makita nyo naman yung ilang mga vlogs natin, no? Mga discussion lang sa bahay lang, kaya nakakapanibago. Tapos after nun, naka long ride nga tayo sa Mindanao, pero ADV naman yung dala natin. Kabisdak, ikwento ko na po kung ano ang nangyari. Biglaan po yung uwi ko dito kasi yung work ko, kahit naka work from home tayo, kapag sinabi nila na you have to report to the office, kailangan mo mag-report. So I was asked to report for a couple of days, kaya napilitan po tayong bumalik. Wala tayong magagawa dahil sugo ng trabaho, kaya po tayo nandito. Kaya pagbalik po natin ng Mindanao, eto, hindi na to kwentong barbero, ha. Alam ko maraming beses ko na to sinabi, pero next time sa pag-uwi po natin uli ng Mindanao, I will make sure that we are already registered to the Philippine Loop. O, hindi ko na to ulitin. Kasi baka mausog na naman. Basta ganun na lang po ang gagawin natin, ano? Turo, one of these days, probably this December, or di kaya ngayong first quarter of 2022, magre-register na po tayo sa Philippine Loop. Bahala lang kung kailan tayo makakatakbo, makakabalik ng Mindanao. Basta siguraduhin na natin yun, ano? Huwag na natin pakawalan, ano? Alright. So paglagpas mo ng Cabiang, doon sa tunnel mismo,
Well, kahit di ko naman sabihin sa inyo, alam nyo naman to, yung mga napupunta dito, no? Maganda na yung kalsada. Kasi asfaltado. Hanggang dire-diretso to. Pababa doon sa may Wawa, sa may Batangas, ano, Wawa na Sugbo. Alright. But syempre, eh, may alaala din tayo dito kasi dito sumabit yung ating side stand. Kaya minsan nag-aalangan na ako na bumangking eh. Sumagad ng banking kasi sumayad na yung center stand, sumayad na yung side stand. Baka sa susunod yung mukha ko na sumayad. Ah, gawin nyo yun kapag ka, ano, ha? May enough na skills. At saka wala kayong masyadong kasabay or wala talaga kayong kasabay. Oh, dito yun, no? Ridig ko yun, no? Check! Check, check. Dito sumayad yun, no? Yun sa tulay na yan. Sinagad ko ba naman, eh? Buti na lang, hindi mukha ako yung sumayad. O nagkataon. Puro nang agas-gas. Agas-gasan pa. Butik na yan. Ayun, so diretso tayo ng Tagaytay. Ulit-ulit. Muna tayo ng Tagaytay at lalasapin lang natin ang weather doon. Tanaw-tanawin natin ang Taal. At uwi na! Ganun lang ang buhay, no? Para lang medyo ma-enjoy lang uli natin yung pagbalik natin ng Luzon. Baka kasi sa mga susunod na araw, maging busy na tayo. Pasensya na kayo guys, ha? At hindi nagiging sunod-sunod yung pag-upload natin kasi syempre, meron pa tayong isang kabuhayan na kailangan natin kumayod para makabili tayo ng ano, Honda ADV 350. Yung harap. Ay, nako. Ayan na nga po, no? Parang hindi na yata lalabas yung inaabangan natin na ADV 160. Tapos 4 bulbs kasi naglabas na sila ng 350. O meron pa akong gagawin na video. It's a comparison between ADV 150 and the ADV 350, no? Yung malaking comparison po, no? As in, yung big difference nila. Hindi lang po about dun sa CC nila, pero nung pinag-aralan ko siya, ay marami pang difference na talagang mapapaisip ka kung naka-ADB ka. Maisip ka na kung naka-ADB 150 ka, parang hindi na yata worth it yung 150 ko, ah. Parang kailangan ng ibenta at kailangan mag-upgrade. So abangan nyo na lang po yan, no? Siguro sa pag-upload natin ng video na to, gagawin natin na yung video na yan after few days, no? I-upload din natin yun. Abangan nyo na lang yun, mga kabisdak. So, paubos na rin yung ating memory card. Siguro, dito ko na ito tatapusin, mga kabisdak. Ripo, sa mga bago sa ating channel, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please don't forget to subscribe. Siyempre, click nyo po yung ating notification bell para ma-notify naman kayo kapag meron po tayong mga bagong upload sa ating channel. Alright! So muli po, ako si JD ng Beside Ako Moto Vlog. Lagi po nagpapaalala, mag-iingat po tayo sa kalsada. And God bless po sa ating lahat.